So may thread. Tungunin muna natin thread. Ito yung mga technique na execute natin. Dito, pag umupo ako, balik na naman to. Makita niya natin yan. Pag tinaas ko to, balik na naman yan. Pag nilapit ko sa kilikiling gano'n. Then one by one, pwede kong baliin din to isa-isa. Kinapak ko pa lang siya gano'n. Umiyak na siya. After that, tak. In-execute po itong ganitong technique. Natamaan siya. Namatamaan siya ng sa hindi maganda. Pagsaksak niya, sinaksak mo rin siya gano'n. Pagsaksak, pinapatay mo siya. Kasi gusto mo makagamit din yung napag-aralan mo eh. Kaya bumalik ka. So, masasabi bang self-prevention? So, nag-execute ako ng mga technique, yung mga tutusayo. Ang kaso ko ay murder. Muna kay Idol Luigi Bautista at shoutout din po kay Erlinda Bere ng Santa Lucia, Pasig City. Maraming salamat po mga idol. Hi guys, welcome to my vlog. Again, I am Coach Jay. Ngayon sasagutin natin yung tanong ng isa nating karnis. Kung paano daw, sabi niya, paano kung halimbawa at napa-encounter siya tapos sinadya niyang balian yung kanyang aggressor, kung may kaso daw ba siya. Ang sagot to ay depende sa sitwasyon. Halimbawa, hinuhold up ka niya. Halimbawa, ang sitwasyon ay hinuhold up ka. Ngayon, ang tanong, kung halimbawa yung sinadya ko siyang balian, magkakakaso ba ako? O, ganito yan. O, ngayon ang sitwasyon, hinuhold up ka niya, halimbawa. So, may threat. Tungunin muna natin threat. Ito yung mga technique na execute natin. Dito, pag umupo ako, balik yung diretso. Pag kinuha ko ito, pihit ang camera dito. Ito, balik na naman ito. Pakita niya natin yan. So, didisarmin muna natin yan. O, balik din ito. Pag tinaas ko ito, balik na naman yan. Pag nilapit ko sa kilikiling gano'n. Then, one by one, pwede kong baliin din ito isa-isa. Yun yung tanong, sinadya ko siyang balian, may kaso ba ako? Pwede siyang magkaso. Kaya lang, ang tanong dyan, mag materialize ba doon sa inquest procedure? Kasi bago maging kaso yung isang reklamo, kailangan mag-materialize muna doon sa inquest procedure. So may in-hold up niya ako, di ba? So in-hold up niya ako. So para matigil yung pang-hold up niya, nag-execute ako doon ng strike. So pag napasamaan tama niya, pwede siyang makoma. So, pwede kang kasuhan ng physical injury kung gusto mong magkaso. Kaya lang, hindi siya mag-materialize kasi hinold up naman niya ako. So, papasok yun sa self-defense yung magiging kaso. So, hindi siya mag-materialize. Ngayon, pag anong nangyari? Hold up. Kinapak pa lang siya ganoon. Umiyak na siya. At atras. Tinapon niya na yung patalim niya. Hindi siya lalaban. Gumanon. Yung buko. Inayon lumaban. Tupok. Ginawa mo. Tinan mo. Kumuha pa to. Ginawa. Hold up.
pinalo-palo mo niya, mga 10 palo. So makakasuhan ka kasi nawala na yung threat. Nung inalis ko to, sinapa ko siyang ganon, nasaktan siya, tinapo niya ng patalim, nagbago na isip niya, hindi na siya lalaban, yung muko pang ganon, wala na ang threat. Pero ikaw naman, dahil galit na galit ka, pinadyakan mo doon, umuha ka ng bato, pinupok mong ganon, ikaw na ang may kaso ngayon, pwede ka niyang idemanda. So pag napatay mo niya, papasok yun sa homicide. Ngayon halimbawa naman, nagwawala ito, nagwawala siya. Hindi siya hold up naman na situation. Nagwawala siya ngayon sa daan, hindi naman ikaw kaaway niya, dumadaan ka ngayon ganon. Ang problema mo, gumanon ako. So may provocation. Hindi na yung papasok sa self-defense kasi mo na rin talaga. Alam ka. So, saan ito sa dito. Halimbawa, nagwawala siya. Hindi naman ikaw ang kaaway niya, hindi ako ang kaaway niya. Nagwawala lang siya dyan. Sabi niya, labas ang matapang, dumangan ka lang, ay matapang ka rin. Gusto mo rin may kaaway ka. Anong problema mo? Ganyan mo siya. So may provocation sa akin, hindi naman yung kaaway, nakialam ka. So pagsaksak niya, saksak, in-execute mo itong ganitong technique. Natamaan siya ng sa hindi maganda. Namatay siya ngayon. Kung may kaso ba ako, pwede ko bang sabihin self-defense na nangyari? Palagay ko, sablay. Kasi self-defense dapat, para mapatunayan mong self-defense ng isang pangyayari, kailangan mag-materialize yung tinatawag na force continuum. Ibig sabihin, yung verbal muna, wag Brad, hindi ako lalaban sa iyo. Kung sinabi mo sa kanya na ayaw mo ng away, lumapit pa rin siya. Teka lang, ayaw ko ngayon. Sinangga mo ngayon. Pag-agawan nyo gano'n, ay saksak mo sa kanyang gano'n. So yun, doon yung pwedeng masabi mo na self-defense yung pangyayari. Pero pag nangyari, tinabol ka niya ngayon ng saksak. Nakatakas ako. Bumalik ako ngayon. Ako nga din ako ng paraksak. Pagsaksak niya, napatay ko siya ngayon. Nalimbawa. So, ito yung parang natin senaryo. Halimbawa, nagwawala siyang gano'n. Hindi naman din ikaw yung kaaway niya. Ngayon, inasar mo siya. Alila, upayatot. Dinagalit siya nga, hinabol ka niya. Nakatakas ka ngayon. Pagbalik mo, nakakuha ka rin patalim. Pagsaksak niya, sinaksak mo rin siyang gano'n. Dinapatay mo siya, liga tama eh. Ulit. Dito. Pagsaksak, kasi gusto mo magagamit din yung napag-aralan mo eh. Kaya bumalik ka. So, masasabi bang self-defense yung ginawa ko? Nagwawala siya. Inasar ko yung nagwawala. Tumakbo ako. Kumuha ako ng patalim sa bahay ko. Binalikan ko siya. Pagsaksak niya. So, nag-execute ako ng mga technique. Yung matutok sa'yo. Ang kaso ko ay murder. Kasi bakit? Kumuha ako ng patalim sa bahay ko. Binalikan ko siya. So, papasok pa yun sa murder. Ngayon, kung naman halimbawa ay ganito ang nangyari. Ako talaga yung target mo. Kumbaga, magkakilala tayo, ako talaga yung sinugod mo. Pagsugod ka ngayon, nag-execute ako ng mga technique, mga disarming na yan. Nakuha ko yung knife, sinaksak ito ng isa, dalawa, tatlo, apat, nakayukyo ka na, sinaksak pa rin kita, hindi kita pinigilan. Papasok kayo sa self-defense. Ang sagot ay hindi. Kasi overkill. Ilang saksak yun? Pag lumampas ka sa tatlo, pasok yun sa murder. Kaya mahirap ang patunayan yung self-defense. Kung tanong, kung sinadya mong saktan yung iyong opponent, ay pa pwede po tayong magkaroon ng kaso. Depende po sa sitwasyon. Okay? Thank you.